Alam mo naman, laki-laki ng tab ko sa'yo nun. Kaya nga, naisip ko nga puntahan dun kasi manghihingi nga ako ng sorry kala mama. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Nay, ako po si Daddy Frankie. Anak niyo po ba si Steph? Pwede ba ikwento niyo sa akin, Nay? Ano nangyari kay Steph? Gusto ko po, personal talaga sila pumunta dito sa akin. Kasi mula nagtanan siya, hindi na siya nakapakita. Ngayon po, nakita ko yung video. Sobrang nag-alala po ako. Dahil nakita ko yung sitwasyon ng anak ko. Kaya po gusto ko na talaga sana makita yung anak ko. Hindi ko naman po matitiis yun. Anak ko yung bunso ko yun eh. Opo. Kaya sana kung pwede gusto ko na siya makita. Ayan na, Nay! Frankie, ito na ba yung materialis na gagamitin sa bahay ni John Lloyd? Opo, Nay! Opo, hindi naman ako papayag na magtatayo kayo ng bahay dyan. Ay, bakit po, Nay? Ayun, magandang araw mga kabarangay, mga kababayan. Nandito na naman po ang Team Daddy Frankie sa area kung saan ang bahay nila Steph. Mga kababayan, ito po yung araw na kung natatandaan nyo yung sinabi ko sa inyo noon nakaraan na gagawa ako ng paraan para magkasundo po. Hindi naman totally nag-away eh. Parang nagtatampo yata ang nanay ni Steph. Kaya tumatawag si Steph, parang in-ignore pa yung tawag. So ngayong araw na to mga kababayan, isa pupuntahan namin kung nasaan ang nanay ni Steph. So ayon kay Steph, nasa Bulacan po yung nanay. Kaya from Cavite, tutulak tayo pabulakan. Pero syempre, para siguradong makuha na natin yung loob ni nanay ni Steph, dadali natin si Steph kasama yung apo. At syempre, sama natin ang magulang ni John Lloyd. Sa pagkakataong ito mga kababayan, si John Lloyd po, hindi muna natin siya isasama. Maikipag-usap muna ang magulang ni John Lloyd. Magulang sa magulang muna. Pero siyempre, kasama si Steph para maging maayos ang lahat bago tayo mag-simula kung ano man ang pwede pa natin gawin. So mga kababayan, samaan nyo ako. Diretso tayo sa bahay ni Steph. Tara! Ayan mga kababayan, malapit na tayo sa bahay ni Steph. Tama andyan si Steph, mga kababayan. Ayun, good morning, Steph. Good morning. Tamang-tama. Hello, baby. Good morning. How are you? Ayan. Andito na naman kami, Steph. Natatandaan mo ba yung... Teka lang. Dikit ko lang to sa'yo. Ayan. Ay, nangangalmot si baby. Hello, baby. Oh, hindi ko malagay. Ay, nabe. Ako na lang. I'm sorry. Ayan. Okay. Wag kumusta na naman? Asan si John Lloyd? Pumasok. Ah, nasa trabaho. Sa bagay, okay lang. Hello, baby. Steph, kaya kami nandito. Kung natatandaan mo yung sinabi ko sa'yo na bago tayo magsimula ng kung ano man, gusto ko kasi magkapag-usap na kayo ng mama mo. Upo po tayo. Ah, sige, salamat. So, ito na yung araw. Puntahan natin ang mama mo ngayon para makausap natin. Puntahan natin siya sa Bulacan ngayon. Okay ba sa inyo? Oo nga po, Daddy. Kasi nung nakaraan ko pa po gusto ano namin eh. Oh. Puntahan. Kaso, wala rin po kami time. Oh. Pero sa pagkakataon na to, para maging blessed na blessed yung buhay natin, di ba? Para i-bless is bigyan natin ng time talaga, no? Opo. So, samantalahin na natin. Tsaka, sama natin si ano, yung biyanan mo.
No? Sige po. Nandyan ba sila? Nandyan. Tsaka para makilala ko na rin yung ano, yung biyanan mong lalaki. Si Papa. Yan, mga kababayan, mga kabarangay, sa araw na ito, nandito po yung tatay ni John Lloyd. At sa aking pakikipag-usap, mga kababayan, mga kabarangay, wait lang po, Daddy, bibigay ko. Oo, sige, sige, okay. Ma! Tutoy. Hello, Ma'am! Hello po. Magandang morning po. Kumusta? Magandang umaga po. Ayan, dito na naman kami. Okay. Ayan, ilagay mo na sa harap yung mic mo. Ayan, okay. Ayan, pisilin mo lang. Okay, good. So, mga kababayan, mga kabarangay, sa araw na ito, makikilala na rin natin sa wakas yung tatay ni John Lloyd. Kasi sa aking naisip na paraan, sasama natin si Steph, syempre, para kausapin ng nanay niya. Pero para mas formality, ika nga, lalaki tayo, kumbaga. Diba? Alam ko, mga kababayan, alam ninyo yan. Kung sino yung part ng lalaki, siya talaga yung pupunta doon sa part ng babae. Kaya hindi na po pwede, mga kababayan, na si Daddy Frankie lang ang makikipag-usap. Kailangan pag makipag-usap ako, hindi naman ako yung magulang ni John Lloyd. So natural, isama natin ang nanay at tatay ni John Lloyd. Pero mga kababayan, medyo mainit kasi, kaya hindi muna natin isasama si John Lloyd. At sakto rin naman, mga kababayan, kasi nasa trabaho siya. So para maiwasan na rin natin kung ano man ang mga hindi maganda. Although pipilitin natin mga kababayan na maging maayos ang lahat at idadaan natin sa napakagandang usapan lahat. Kaya para peaceful at syempre, sama gaya ng aking sinabi, isama natin ang nanay at tatay ni John Lloyd. Excuse me. Kasama na rin ang anak mo, no? Kasi 'yon ang una nating regalo sa iyong mama. Kasi kahit anong galit ng ating mga magulang, syempre sa umpisa nasaktan sila, pero pag nakita na nila yung apo nila, para silang binuhusan ng napakalamig na tubig, yung mainit mahawala yan pag nakita nila apo nila, 'di ba? Syempre, kailangan makita rin nila sa iyo yung sincere na pagsusorry mo, pagpapakumbaba mo. Kasi natural dapat talaga tayong mga anak lagi tayong mapagpakumbaba sa ating mga magulang. Okay? So, magbiis ka. Sabihan mo rin si nanay sa kasama sila, no? Opo. Okay. So, ayan, mga kababayan, magbibiis lang sila saglit, no? Para matapos na tayo. A few moments later. Okay ka na, step? Okay na po. Ay, wait lang, dad. Tatawagan ko lang po si ate para alam po niya. Tatawagan mo para alam yung darating tayo? Opo. Okay, good. Mas maganda yan. Ayan, mga kababayan. Tatawagan lang yung kapatid niya. Hello? No. Andito kasi si Daddy Frankie. Pupunta sana kami ng Bulacan, kala mama. Para makausap ko na siya. Naku, wala ngayon sila sa Bulacan, Tep. Ang alam ko, andun sila kay ate. Ay, ganun ba? Wala daw po, Daddy. Nasaan siya ngayon? Nasaan daw? Alam ko na andun sila, Tep. Doon kay ate. Di ba alam mo yun kay ate? Sa Dasma? Sa Dasma pa rin ba sila? Nasa Dasma ba? Chappy ka. Dasma? Nanana, Chappy. Nasa Dasma? Oo, sa may Dasma. Nandun daw po sa Dasma. Dadalawin niyo ngayon? Mm-mm. Tatampo na yun eh. Eh, buti naman naisipan yung dalawin pa. Alam mo naman, laki-laki ng tampo sa'yo nun. Kaya nga, naisip ko nga puntahan doon kasi manghihingi nga ako ng sorry kala mama. Dapat nung una pa. Alam mo naman, hindi ka matitiis noon. Ikaw pa, bukso ka. Mahal na mahal ka noon. Paano ko pa nga gusto puntahan yun eh. At yun kasi, alam mo naman, humingi na kayo ng sorry dyan sa nanay ni Lloyd. Sa kanya, hindi.
baka kung anong isipin mo. Diba? Kaya ka po. Tama yan na dalawin nyo. Humingi kayo parehas ng sorry sa kanya. Kaya ka pupuntahan namin ngayon. Isipin mo lahat sa provision mo. Alam mo naman, simula bata ko matagal na ikaw talaga inaano nun. Alam ko, kaya nga naawa na din ako minsan kasi nakukonsensya ako sa ginagawa ko eh. Nadalawin nyo ngayon, o alam na ba kung saan? Buti nga na sabi mo eh, pupunta sana kami ng Bulacan eh. Sige, basta dyan lang sa may dasma, sa may Cavite, mag-iingat kayo. Sige, salamat ate ha, pwede makausap. Sige pa. Ate, si Daddy Frankie to. Ay, hello po, Daddy Frankie. Magandang. Oh, magandang araw. Dito nga ako ngayon kay Steph. Salamat mata nakapagbigay ka ng info kasi kung hindi ka na pagbigay, talagang sayang ang biyahe namin dahil gusto ko talagang gumagawa ako ng paraan para makapag-usap ang mama niyo at saka si Steph. Pero good thing na nalaman namin sa iyo na nandito pala sa Dasma. So thank you so much ha. Sige, mabuti tumawag nga po sa akin yan. Oo nga eh. Nakaraan pa sana, kaya lang medyo busy rin si Daddy Frankie. Pero sa araw na to, talagang hindi kami titigil hanggat hindi makahingi ng sorry itong si Steph. Sige po. Sige pala, salamat. Okay. Thank you po sa okay, bye-bye. God bless. Thank you po. Okay. Ingat po kayo. Okay. Thank you. Sige, ingat. So paano Steph? Tara na. Tawagin mo sila tatay para hindi tayo gabihin masyado. Sige po. Ma! Tawag kayo yung Daddy Frankie. Diyan. Hello, tay. Magandang araw po. Ayan, mga kababayan. Pukay tay. Tsaka si nanay. Ayan. Si CR lang po. Sige. Ayan. Tay, ikabit ko lang to para para dinig na dinig ang usapan natin. Sorry. Tay, kumusta po? Hello naman po. Okay naman po. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Sa unang pagkakataon, na-meet din natin po si tatay. Anong pangalan ni tatay? Lloyd. Lloyd din? Aba. Ayan mga kababayan, unang pagkakataon, na-meet natin si tatay Lloyd. Tatay po ni John Lloyd. Baka magkalituan. Aba. Sir, magandang araw. No? Salamat talaga na-meet namin kayo. Aba. Kumusta ang pasada? Ayos naman ako. Bakit po? Ilang beses na ako nakapunta dito. Ngayon ko lang kayo na tiyempoan. Na biyahe ko kasi lagi. Biyahe talaga. Oo, hindi kasi mawala. Oo. Tay, ano yun? Usapan namin ni Steph ngayon. Siyempre, yung side natin, kumbaga, lalaki. Lalaki tayo. So, hilingin ko sana na sama kayo ngayon para makausap naman natin ang magulang ni Steph. Okay naman po. No? Parang kumbaga... Parang, yun, papakumbaba tayo kasi babae yung nakuha natin sa kanila. Sana alam nyo rin yun. Huwag nyo sanang mamasamayin yung ano ko. Ang akin lang para maging okay na ang lahat bago magsimula ulit. Para blessed na blessed tong anak ninyo, okay. Si John Lloyd. Tsaka kasama natin yung apo. Apo. Si anak ni Steph, no? Miiyak na si nanay, no? Lumuluha na mga kababayan, si nanay mababaw ang luha. Pero alam ko, nararamdaman ko may galit po yung balay ang tawag doon, no? Balayin nyo na, hindi na natin may tatanggihan kasi nagsasama na yung mga anak ninyo. Pero kahit ganun pa man, yun nga sinabi ko, gawan na lang natin yung tungkulin natin bilang, tawag nito, groom side. Diba? Bilang lalaki, tayo muna ang pupunta. Kasi kung tutuusin talaga, medyo... Naiintindihan ko rin yung side ng mother ni Steph kasi sila yung babae tapos nakuha na ni John Lloyd yung babae, andito na. So, no hard feeling na lang pero nararamdaman ko talaga yung feelings nila kasi babae sila eh. Kung baliktarin din natin ang sitwasyon, talagang maninibugho rin tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon, tayo mismo ang pupunta. Kung kinakailangan natin mag-sorry, makiusap. Although alam kong maintindihan nila yan. Naghihintay lang talaga sila na tayo ang gagawa, tayo ang makikiusap. Pangit kasi sa mata
ng tao na sila yung pupunta rito. No? So, ready tayo. Babiyahe tayo. Sige. At good thing talaga na bago tayo pumunta is napatawag si Steph na hindi na sa Bulacan. Mm-hmm. Dahil namasyal daw yung nanay ni Steph dito sa kapatid nandito sa Dasma. Mm-hmm. So, buti malapit. Opo, alam ni Steph kung saan. No? So, mga kababayan, maraming salamat. No? Samahan niyo po kami hanggang dulo at salamat din sa Diyos at napakadaling kausap tong mama at papa ni John Lloyd na alam din nila. Siguro talagang hindi lang napapanahon para gumawa ng paraan. Pero ngayon nandito si Daddy Frankie at may sasakyan na, maayos na natin. Salamat yun. Pag-pray na lang natin mga kababayan na maging maayos. At sa araw na ito, hindi naman namin totally may isasama si John Lloyd kasi nasa trabaho siya. Pangalawa, medyo mainit. Kaya subukan lang muna ni tatay na kami na lang muna at saka si nanay at kasama yung apo. Sigurado yan mga kababayan, no? So, tay, bigyan mo rin kami ng isang payo para sa iyong balae. Kumbaga, paunang payo para sa iyong magiging balae. Balae na, di ba? Para pag napanood din nila itong videos na to, sigurado mapapanood nila kung ano yung mga plano natin para sa mga anak. Bali, kung ano, suportahan na lang nila yung mga bata. Kung ano yung gusto nila, na tama naman di suportahan na lang nila. Tutulungan na lang natin unti-unti. Yes. Na lang ang magandang gawin. Kasi wala nang tayong magagawa, nandiyan na yan eh. Nandiyan na, tama po kayo. Kaya support na lang ng mga magulang, di ba? Ididihin na lang natin. Opo. Si pinagdaanan din natin yan, no? Na tayong magagawa ron eh. Si nanay naman, umiiyak na si nanay. Nay, anong masasabi mo sa balae mo para pag napanood niya to mabilis lumambot yung puso niya at magkapalagayan agad? Eh, nga, sabi ng asawa ko, suportahan na lang namin silang mag-asawa. Suportahan mo. At gagawin natin yung tungkulin natin bilang lalaki, no? Kasi, oo. Yung tungkulin ni John Lloyd, gagawin natin. So, ang hilingin na lang natin sa kanila yung kooperasyon nila. Kasi kahit anong gawin natin, kung hindi sila may pag-cooperate, wala tayong magagawa. Di ba? At, kung hindi rin tayo magkaisa bilang magulang, magsasuffer din itong mga anak natin. Lalo na't may apo na. Di ba? Pero, alam ko, 100%, 99%, maiintindihan din nila. No? Nararamdaman ko yan. Basta keep on praying. So, yan. Mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat. Sana magiging maganda itong pag-uusap namin. So, paano yan tayo, Nay? Alis na tayo para hindi tayo masyadong gabihin. Wala na kayong mga ano. Basta ano lang tayo, relax lang. Gaya ng sinabi ko, may pag-usap lang tayo para maging maayos lahat. Okay? So, step! Ready ka na? Alis tayo. Tara na. Okay. Gamit ng bata, andyan na? Sige. Okay. Ayan. Tara, mga kababayan, samahan niyo po kami.
Chef, tama ba yung way natin? Apo, Dad. Dire-diretso lang po. Dire-diretso lang. Malapit na ba dito? Apo, ito na po, ito na po. Ah, ito na. O, dito sige, na, tabi mo, bro. Dito po tayo pa, papasok po kasi dito. Saan? Dito po, papasok po tayo sa kaliwa. Papapasok tayo sa kaliwa? May parking yan po. Wala po tayong parking. Wala parking yan. Single line lang. Dito po. Pero cash yan sasakyan? Hindi po eh. Walang sumpak dyan? Baka masumpak kami dyan. Hindi naman. Wala na. Ay, salamat sa Diyos. Step, ganitong gagawin natin, Step. Bali, ituro mo muna sa akin yung bahay. Tapos kausapin ko muna yung mama mo. Saka kita tatawagan dito, ha? Pagka tinawagan kita, sabay na kayo ng mama mo. Ay, oo, si... ng, oo, ng biyanan mo. Para mag-usap-usap na kayo. Pero para hindi mabigla, ako muna kakausap, okay? Kasi, tara. Sam, sama ka, Sam. Ay! Kumusta? Ito? Kaya na po muna, Daddy, muna kasi na, yung kinakabahan po ako. Bakit? Nahiya po ako kasi. Nahiya ka? Opo. O, sige. Sige, dyan ka lang muna, ha? Paso. Samahan niyo ko, baka gatin ako aso. Ako rin ang kinakabahan. Apo. Apo. Magandang ano, magandang araw po. Dito po ba nakatira yung kapatid ni Steph? Yes po, ako po. Ah, ikaw yun. Pasensya ka na ah. Ako si Daddy Frankie. Pumunta kami dito kasi tumawag kami sa isang kapatid ni Steph. Pupunta sana kami sa ano eh, Bulacan. Kaya lang sabi ng kapatid niya, nandito daw sa Dasmat. Dito daw yun. Yung kapatid mo si Steph? Opo, kapatid ko po. Ate na po. Ate ka niya? Andiyan ang mama nyo? Dito po, nasa po. Pwedeng makauusap. Oh, gusto sana namin makipag-usap regarding kay Steph tsaka kay John Lloyd. Kung pwede namin kayong makausap. Sige po. Tawagin ko lang po. Sige po, salamat. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, marami salamat at andito daw ang mama ni Steph at pati kapatid niya. So, tatry natin makipag-usap muna kasi ayon kay Steph, medyo kinakabahan siya. So, alamin ko muna yung side nila. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Nay, ako po si Daddy Frankie. Anak niyo po ba si Steph? Opo. Ay, magandang hapon po. Pwede pa namin kayong makausap, Nay, regarding po kay John Lloyd at kay Steph? Sige po. Salamat. Saan tayo pwede mag-usap, Nay? Pasok po. Pasok. Salamat po. Tara, pasok tayo. Guys, samahan niyo ako. Magandang hapon po. Pasok. Dito kayo. Ayan. Nay, magandang hapon. Pero bago ang lahat, pwede ko ba idikit to sa inyo? Ayan. Salamat. Ayan. Nay, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Pero pasensya na kayo, no? Ako lang muna nagpunta dito regarding po kay John Lloyd tsaka kay Steph. Siguro po napanood nyo na rin po yung upload ni Daddy Frankie. Ayan. Ako po si Daddy Frankie. Napanood ko po. Napanood nyo po. Kumusta naman kayo dito, Nay? Okay lang, ma'am po. Ate, ma'am, dito ka po. Okay lang? Diyan? Sige, diyan na lang. Dito ako. Para maganda yung usapan. Nay, kami po, mga charity vlogger. At nagkataon po na si Steph is natagpuan namin sila doon sa may bundok. At naawa ang Team Daddy Frankie. At hindi lang si Daddy Frankie, yung mga taong nakapanood. At nalaman namin ng kwento na sila pala ay parang nagtanan ganon. Parang nabigla sila sa kanilang relasyon. So, gumawa ng paraan ng Team Daddy Frankie para makalipat sila kasi hindi
hindi sila safe doon sa lugar na kinaroroonan nila. Opo. Nagawa na namin na ilipat sila, ibalik sila sa mama ni John Lloyd. Tapos yun nga po, may mga ginagawang paraan si Daddy Frankie para magabayan yung mga bata, which is yun po yung anak ninyo. No? So, kinausap namin si Steph dahil nakwento nga niya na may tampo kayo at tumatawag daw siya. Hindi niyo nasasagot yata or what? Nga po ba nangyari na? Pwede ba ikwento niyo sa akin, Nay? Ano nangyari kay Steph? Gusto ko po, personal talaga sila pumunta dito sa akin. Kasi mula nagtanan siya, hindi na siya nagpakita. Ngayon po, nakita ko yung video. Sobrang nag-alala po ako. Dahil nakita ko yung sitwasyon ng anak ko. Kaya po gusto ko na talaga sana makita yung anak ko. Hindi ko naman po matitiis yun. Anak ko yung bunso ko yun eh. Opo. Kaya sana kung pwede gusto ko na siya makita. Sige, Nay. Actually, kasama ko siya, Nay. Dahil yun po talaga pakay namin. Sabi niya, kausapin ko daw muna kayo kasi kinakabahan. Alam niyo po, gustong-gusto niya na kayong kausapin. Kaya lang yung takot niya. So, pinus ko siya na sabi ko, ang magulang hindi matitiis ang anak. Yes po. Yan. So, men, pakitawag si Steph. No? Nga pala, Nay, matanong ko po, ang tatay po ni Steph, nasaan po? Nandun po sa trabaho. Ay, nasa trabaho. Sayang, no? Pero pa-uwi. Mamaya pa-uwi na po. Pa-uwi na rin. Oo. Sige, di bali. Basta importante, Nay, magkausap kayo ni Steph ngayon, no? Para maging bless yung kanilang pagsasama. Yes, Nay, ano man ang ano man gawin natin, andyan na eh. No? Para na lang sa apo ninyo. Opo. No? Gustong-gusto niya talagang pumunta dito kaya lang natatakot siya. No? Opo. Ano bang, Nay, pakipaliwanag mo nga sa akin, anong klaseng bata si Steph? Pwede ba? Medyo matigas din ang ulo niya, pero mabait na bata yun. Kaya nga sabi ko, tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi may pangarap talaga siya makatapos ng pag-aaral. Opo. Gusto niya talaga makatapos. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit nangyari yung gano'n. Mabilis ang pangyayari. Siyempre, na-ano din ako, sabi ko, bakit na-ano siya, na nag-asawa siya agad. Eh, hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Kaya gusto ko lang man talaga makatapos lang sila. Kasi ilan po ba sila magkakapatid? 10. Ah, 10 sila. Opo. Kaya nga so, po, siya ang bunso? Siya ang pinakabunso ko po. Anong naramdaman mo na eh, nung naraman mo yung bunso eh, hindi na umuwi ng bahay? Ayun, eh, nalaman ko po eh, nag-asawa na daw. Kaya lang hindi naman sila nagpupunta dito eh. Takot sila? Natakot siguro. Oo, yung tinitirahan nila talagang aksidente lang talaga matagpuan ko sila doon. Opo. Kaya nung nakita ko yung kalagayan nila, talagang hindi ko na nilubayan hanggang sa naikwento nila sa akin paunti-unti. Ayan. So, andyan na si Steph. Ayan na. Nay! Siguro mo eh. Sabi ko sa'yo. Ayaw mo. Punta dito. Hindi naman kita matitiis eh. Ikaw naman talaga ito ayaw pumunta. Kasi ang gusto ko lang mo talaga, Steph, makatapos ka ng pag-aaral mo, Steph. Bakit ginawa mo yun? Sorry mo. Sino mo ngayon? Paano na? Paano ka na? Hindi na matapos yung pag-aaral mo. Upo kayo, Nay. Upo kayo. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, masyadong emotion ang mag-ina. Ayan, tsaka si ate. Ate, dito ka. Upo ka. Tabihan mo yung kapatid mo. Ayan.
Okay, pati ako naiiyak eh. No? Nay, anong nararamdaman mo ngayon, Nay? Nandito na si Step. Masaya na po. Sana Nay, mapatawad mo na sila, no? Opo, pinatawad. Hindi naman, wala naman magulang na titiis sa anak nila. O, tama po. Kaya nga sabi ko, kaya lang gusto mo, lang talaga sila pumunta rito. Opo. Ba't naman kasi Step, di ba? Hindi kayo pumunta agad dito. Yun lang naman pala ang ano ng nanay. Naiiyak kayo. O ngayon, mag-usap na lang kayo para maging maganda yung buhay nyo. Papi, kumusta na yung buhay mo? May asawa? Eh, mahirap. Hindi ka ba nahirapan? Nahirapan na ako. Tingnan mo, oh, nangangayat ka na. Pero alam na eh, pasensya ka na, no? Hindi ko mapatapos, no? Ganun talaga sa magsimula ang Step. Medyo mahirap. Ginusto nyo yan eh, ginawa nyo yan. Kaya kailangan labanan nyo. Si ate naman, mga kababayan. Si ate, ano pangalan ni ate? Cindy. Cindy, oh, napakaganda ng ate, no? Talagang magaganda kayong magkakapatid, no? Ano masasabi mo naman sa kapatid mo? Nalungkot ka rin ba nung ano? Opo. Mag-usap kayo magkapatid. Ayun nga po, simula nung umalis siya sa bahay, parang si mama naging malungkot na. Siyempre, bunso po namin yan eh. Mahal na yan. Yung nga, lagi ko sinasabi sa kanya noon, mag-ingat sila. Kasi hindi naman natin alam kung anong mangyayari. Ayan, tulad nga ngayon, nagkaroon siya ng anak. Ah, so ibig sabihin, nung nagtanan sila, alam mo na? Alam ko po. Kaya, ano ko po siya, kami pong dalawa, close po talaga kami. Sa akin po siya nagsasabi, ganyan. Alam ko po na may boyfriend siya, pero hindi ko po alam na aabot sa ganun. Magtatanan po agad sila. Pero nakwento mo sa mama mo agad o hindi? Sinabi ko po sa kanya, parang pinapaliwanag ko rin po kung bakit nangyari yung ganyan, ganito. Paano ngayon yan, Nay? Okay na, napatawad mo na. Ano naman masasabi mo kay John Lloyd? Nay, pasensya ka na, Nay, ha? Huwag mo sanang iisipin na hindi namin hinarap si John Lloyd kasi may trabaho po. At saka, for safety din kasi sabi niya mukhang mainit yata ako doon. Kaya sabi niya, kami na lang muna ang haharap. Pero huwag kang mag-alala, Nay. Hindi lang po si Steph ang dinala namin dito. Pati po magulang ni John Lloyd. Magulang na lang muna ni John Lloyd ang dinala namin. Kaya gusto ko sana, pati tatay ni Steph, kung maaari sana nandito rin para magkaayos-ayos na. Ayan. So, tawagin ko lang sila na yan. Sige po. Guys, pakitawag si ano, yung magulang ni John. Parehi tayo ng upuan. Pero sige, dito na. Ba, dito may mga ako na lang may mga upuan sa labas hindi. Dito okay, na okay lang. Dito na lang ako. Okay, abla ko na. Dito na lang ako. Dito sila. Okay. Nay, kaya ko po sila dinala dito kaya naping sinabi. Gusto ko maging maayos lahat. At inusap ko rin yung magulang ni John Lloyd na gagawan ng paraan kung ano man yung tungkulin ni John Lloyd. Pero hilingin sana namin yung kooperasyon ninyo para na lang po dun sa ako ninyo. Actually, kasama rin yung ako. Na? Papasokin natin sila. Meron dyan na sila. Yan na po yung ako nyo. Lola. Upo kayo? Upo. Upo kayo. Hi. Hello. Ayan. Hello. Galing natin po. Ito ang tuwa ang Lola sa ako niya. Sino kamukha? Sino kamukha? Kamukha ng tatay. Kamukha ni John Lloyd? Wag bebe. Lola. Ayan, di ba? Sabi ko naman sa iyo, Step, di ba? Pag ipakita mo lang yung anak mo, makita nila yung ako nila, mawawala na lahat ng galit.
Nanaw? Inaabot mo. Huwag, baby, huwag. Laki-laki na na. Ay, ang laki ng bata. Ilang months na? Ilang months na, Pep? Nay, si baby, punta muna kay tita. Mukhang sabik na sabik din si tita eh. Okay? Laki-laki. Tita, kunin ko lang muna yung mic. Step pa ko yung mic, tapos bigay kay nanay. Okay lang, nay. Diyan na yan. Ayan, nay. Salamat sa Panginoon kasi nagkita-kita na po kayo. At salamat din sa Diyos. Nakausap niyo na si Steph. At ngayon, pag-usapan na lang natin kayo po kung anong maganda yung mga plano sa inyong mga anak. So, tay, kayo na pong bahala. Exit muna ako. Bali, ano na lang ha. Wala na tayong mga gawa niya. Nandyan na. Suporta na lang natin kung ano yung gusto ng mga bata. Para yun na lang. Gabayan na lang natin sila kung ano yung tama o mali na gagawin nila. Kung sa ano, nandyan lang naman tayo sa ating mga anak. Okay lang man sa. May request ka ba, Nay? Anong gusto mong mangyari bilang side ni Steph? Gusto ko lang na maayos ang pamumuhay nila. At gusto ko habang isa pa lang ang anak nila, dapat maikasal na sila. Masasabi niyo po doon tayo? Hindi, kung ano, pagplanuhan. Para kasi hindi naman basta pwedeng kasal lang bigla. Hindi, pagplano natin kung para may pakasal sila. At saka sana, Nay, anong oras dating ng asawa niyo po para nakakahiya naman, nag-usap-usap tayo. Pasensya ka na, Nay, hindi namin kayo napasabihan. Biglaan po talaga gawa ng medyo busy si Daddy Frankie. Pero kung may time, mag-usap-usap tayo ulit para makausap din yung asawa niyo. Pero ganun pa man, very, very thankful talaga kami kasi nakausap at pinaunlakan niyo kami ngayon. Ayan, no? Si nanay naman, Nay, anong masasabi mo kayo? Wala eh. Pasensya ka na, ha? Kung ano man yung nagawa ng anak ko sa kay Steph. Sige, okay lang yun. Wala na tayong magagawa, nandiyan na yan. Pakiusap ko lang na mahalin ni Lord si Steph hanggang sa pagtanda niya. Nakikita ko naman na nagmamahalan silang dalawa. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, hindi sila mga pag-usap masyado. At isa pa, baka magtataka tayo, mga kababayan, wala si John Lloyd. Kasi nagkataon po na may trabaho siya. At isa pa, nung pinag-usapan namin nakaraang araw, na sabi kong pupuntahan namin ang magulang ni Steph, is nag-aalangan si John Lloyd. Kumbaga, talagang sinadya namin na makipag-usap dito, mga magulang lang muna ni John Lloyd para maiwasan natin yung hindi maganda kasi nung mga unang tagpo talaga is medyo mainit, no? So, salamat sa Diyos mga kababayan at napag-usap na liwanagan at sana ito na po yung panimula na maging maisaayos ang lahat at kung ano man ang request ng magulang ni Steph ay ayon sa magulang naman ni John Lloyd is pagtutulungan na lang kung ano man yung dapat gawin. Sana mapakasal sila pero ayon kay tatay is pagplanuhan kasi si tatay po ay namamasada po ng tricycle at hindi ganun kadali para mag-set ng isang kasalan para naman magkaroon ng formal kumbaga na kanilang pag-iisang dibdib at siguro no baka isabay na rin ang binyag ng anak although labas po ako dyan kung ano yung mapag-usapan ninyo. Basta ang Team Daddy Frankie ay masaya po na nagka-usap-usap na. So mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala po siguro si Daddy Frankie ay magpapaalam para mabigyan natin muna sila ng pag-uusap pa. Kasi alam po hindi nila masabi yung gusto nila na sabihin bawat isa sa kanila hanggat nandito ang Team Daddy Frankie. Ayan, so mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Pero bago tuloyan mamaalam ang inyong lingkod, magpapasalamat muna ako sa ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa Team Daddy Frankie.
At syempre, sa ating Team Rise Above na walang sawang sumusuporta kay Daddy Frank. Syempre, sa pangunguna po yan ni Tita Hanes, Carmiki Official, at sa lahat po, sila Myrene, si Charm, Lisa, Liabres, at kay Istariray po. Ayan, maraming maraming salamat. At syempre, kay Mama Marilyn siya. At papahabol ko rin po mga kababayan na walang sawa sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Walang iba kundi si Ma Maria Kukushi. Maraming maraming salamat po sa pag-support sa Team Daddy Frankie. So mga kababayan, hanggang sa muli po, mabuhay po tayong lahat. Ang inyong lingkod po, si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. I love you all. Opo, Nay. Opo, hindi naman ako papayag na magtatayo kayo ng bahay dyan. Ay, bakit po, Nay? Teka lang, bro. Wait lang. Bakit naman po, Nay? Naku, pasensya ka na, Daddy Frankie. Sige, Nay. Pagdating sa puntong iyan, Nay, kayo na po mag-usap nila John Lloyd tsaka mama ni John Lloyd. Naiintindihan kita, Nay. Sige, pero gaya na ang sinabi, kayo na lang po mag-usap ni mama ni John Lloyd tsaka si John Lloyd, no? Anong pangalan ni Nanay? Belen. Nanay Belen, yan ang lola ni John Lloyd. Sige, Nay, maraming salamat po, no? Sige, pag-usapan nyo na lang, basta ako sunod-sunuran lang kung...